Lahat ng makita nyong nag-comment ng pangit, huwag nyong awayin. Totoo po yun. Sinahaba-haba ng panahon, alam nyong basher lang yan. Kung ako po'y nagkasala, dapat kinasuhan nila ako noon pa. Di ho ba? So ngayon, basher lang talaga. Huwag nyong awayin. Kasi the moment na pinatulan nyo sila, eh, wala po kayong pinagkaiba sa kanila. Huwag po. Tayo po'y magtulong-tulong ngayon. Ang ginagawa ko po ngayon, kinakalembang ko yung mga yak balls ng mga natutulog na mabubuting tao. Hindi mo ba? Ha? Oh, yun ang ginagawa ko eh. Mapikong kayo sa akin. Pahala kayo. Masira appetite nyo sa akin. Pahala kayo dyan. Basta araw-arawin ko kayong kalembangin dyan. Kinakalembang ko kayo. Kasi po hindi po ako nagbebenepisyo eh. Taong bayan. Ang dami pong gusto magpadala ng donation sa akin. Ayoko. Bakit ako? Ang gawin nyo po, pumili kayo ng bigas. Ha? Yung mga gustong mag-donate, ha? Ang gawin nyo, punta kayo sa grocery. Pili kayong bigas. I-repack nyo. Pagka-repack nyo, punta kayo sa bahay ng mahihirap. Mag-video kayo. O, tinatanggap ko ang challenge ni Francis Leo Marcos. Itag nyo ko. Papalakpakan ko po kayo. Tignan nyo po. Oh, eto pa maganda. Mga kaibigan, para sa taong bayan din to. Alam nyo kung ano? Marami pong kumukuhang endorser sa akin. Hindi ko muna i-reveal yung pangalan. Pero apat na malalaking kumpanya. Gusto ko akong mag-endorse ng kanilang produkto. Magkakaiba ho yun. Ha? Magkakaiba ho. Hindi ko muna papangalanan. Ha? Ha? Malalaking kumpanya, apat. As in, malalaki talaga. Ha? Sobrang sikat ng kumpanya. As in, sobrang sikat. Ako raw ang gusto nilang kuning main endorser. Ha? Pero hindi ako tatanggap ng pera. Alam nyo, pag in-endorse ko sila, let's say, pantalon. Let's say, pantalon. Ay, hindi ako tatanggap ng pera. Gusto ko yung ibabayad sa akin, pantalon din. Ipamigay sa lahat ng mahihirap sa tundo. Ha? O kaya sa probinsya. Ayan. Yung isa na may, let's say, pagkain, hindi ako tatanggap ng bayad kung i-endorse ko sila ng pera. Yung pagkain na produkto nila, araw-araw, dapat minimum 5,000 pamilya ang mapapakain. Araw-araw. Ayun, tatanggapin ko yung endorser nila. Wag ka ganun, ha? Malalaki ko eh. Di ba? Alam nyo naman, si God, ginawa niya akong super iconic. But I don't want to be benefit from it. Pero gusto ko lamang po malaman nyo na once na binuksan nyo ang puso nyo para sa mamamayang Pilipino, bubuksan ng Diyos. Hindi lang ko sa mamamayang Pilipino, once na binuksan nyo yung puso nyo para sa maliliit nating kababayan, 1,000% bubuksan ng Diyos ang turungawan ng grasya ng langit sa inyong tahanan. Tingnan nyo po, hindi ko expected nakikita po ako ng million-million kay YouTube. Hindi ko ini-expect. I don't expect anything. Kaya lang ho ako nag-YouTube kasi binlock ni Facebook page yung page ko eh. Eh para lang ho hindi mawala itong aking mga panawagan, kaya kay YouTube ko po ito ginawa. Para hindi mabura yung aking panawagan. Pero ang main purpose ko rito, kalembangin, ha? Kinakalembangin yung mga natutulog nating mga hero. Ha? Masarap ang pagkakatulog eh. O nung kinalembang ko, nagsigising, tinuluyan na gumawa ng mabuti, tinanggap yung challenge ko, ang nagbenepisyo taong bayan. Kayo ang panalo, hindi ako. Di ba? Eh bukal sa puso ko ho yung ginawa ko eh. So akalain nyo, binatikos ako ngayon, naglabasan yung mga batikos ko, alright, sige, fine, di ako nagsalita. I just simply pray the Lord. Akalain nyo po, in 24 hours, nagsimula lang po ako sa 260 na subscriber. Hindi 1,000 ha, 260. Hindi pa ako allowed na mag-apply for monetization kasi ang monetization ho is 1,000 subscriber, 1,000 subscriber and 4,000 hours. In 24 hours, binigyan ako ni Lord ng kulang kalahating milyong subscriber in 24 hours. Plus, binigyan niya ako ng, alam niyo ko ilan, 200,000 hours of view
So si YouTube na nakaranta ngayon. Sa sobrang dami nung hangin pumapasok at kung makikita niyo po, ang replay nito ay may advertisement po agad. So ibig sabihin, yung computation kanina na $1 million, roughly, sa watching time lang po yun. Sa bukod pa ho yung subscriber ko. Bukod pa ho yung advertisement ko. Nakita niyo po? Plus, may mga kumpanya na kung gustong ako yung mag-endorse. Sino panalo? Kayo. Kaya totoo po yun. Once na binuksan nyo ang inyong puso, binuksan nyo yung puso nyo para sa pinakamaliit na pretend, para sa pinakamaliit nating kababayan, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng grasya sa ating tahanan. Totoo po yun. Yun po ay walang halong biro. Kaya naman po, sabi ko nga po, ang purpose ko lang is makatulong. Hindi ko iniisip po, tingnan nyo ang balik, grabe, tenfold. Aba, pag $1 million, 50 million pesos po agad yun. Hindi po ba? Eh, yung advertisement ko pa. Hindi po ba? Yun yung sinasabi ko. Kaya kayo, ginigising ko kayo. Subukan nyong magbigay ng bukal sa puso nyo. At patutunayan ko sa inyo na ang Diyos ay hindi natutulog. Less accepted. De, inaccept ko lang yung challenge ni Marcos. Pagkita ko sa kanya, hindi ako support, pero support. Sige, 1 meter lang. Pila kayo, ako na kayo. 1 meter ka lang, 10 seconds, dedukot. Oo, wala naman senior system. Ay, sorry. Francis Leo Marcos, ako po ay isang ordinaryong online TV broadcaster. Ako po ay hindi mayaman, pero I accept the challenge. Ito, maliit ito na bagay, pero sa tingin ko, makakatulong ito sa ating mga kababayan. Kaya ito, ibibigay ko sa mga taong nagugutom at sa tingin ko naman, makakatulong po ito. Pero Sir Francis, alam ko mayaman ka, marami kang natutulungan sa ating mga kababayan. Pero aminado ako, hindi po ito sapat ang ibinibigay ko sa ating mga kababayan. Pero sabi ko nga, kung magtulong-tulong lamang tayo, ay walang imposible na hindi natin matulungan yung ating mga kababayan. Kaya nga bilang isang membro ng media, kami din po ay mga frontliner
kailangan din po naming lumabas ng aming bahay para mangarap ng balita patungkol sa COVID-19. Ilan na po ba ang nagpositibo? Ilan na po ba ang namatay? Ilan na po ba ang naka-recover? At alam po natin, mahigpit po ang ating gobyerno dahil sa ipinatutupad na enhanced community quarantine. Lahat po ng ating mga kababayan ay nasa kanilang mga bahay, hindi makalabas dahil naka-lockdown po tayo. Pero naisip ko po, bilang isang mamamayag, pag lumalabas po ako ng bahay, iniisip ko dapat hindi lamang puro balita ang aming ginagawa, kundi mag-isip din kami ng pamamaraan kung paano kami makakatulong. Kaya nga ito, itong konti kong natulungan, nakayanan, pagpasensya na po ninyo. Pero naniniwala po ako, ito po ay makakatulong sa ating mga kababayan. Ang sabi nga po nila, sana all. Pero aminin ko po sa inyo, talagang hindi po kaya mabigyan ng lahat. Pero kung yung ating mga kababayan ay gayahin ang aming ginagawa, ay sigurado po matutulungan po natin sila at wala pong magugutom. Kaya nga po, Sir Francis Leo Marcos, I accept the challenge. Kaya doon sa ating mga kababayan may mga kaya, sana po gayahin niyo po yung aming ginagawa.